matatag at mananatili. Ang taga-Israel, mayaang sabihin kanilang ihayag. Ang pag-ibig ng Diyos ay hindi kukupas. Kamayapaan kailanman ang ikaw at ng may kapal sa lahat ng nagsigala, sinalama ay sinayan ng ilaw na walang hanggan. Sa ngala ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Aminin natin ang ating mga kasalanan upang tayo ay maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Panginoong Jesus, binigyan mo kami ng bagong buhay. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoong Jesus, pinapatawad mo ang aming mga kasalanan. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoong Jesus, binabahagi mo sa amin ang iyong katawan at dugo sa Eucharistia. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kaawaan tayo ng Diyos Amang makapangyarihan. Patawarin ang ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, dinggin mo po ang aming mga kahilingan upang sa pagpapakayag ng aming pananampalataya sa anak mong nabukay mula sa mga patay, ang aming pag-asa na manabik sa pagkabukay ng mga lingkod mo ay tumibay sa pamamagitan niya kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo na po ang lahat. Pagbasa mula sa ikalawang aklat ng Makabeo. Noong mga araw na iyon, nagpalikom si Judas, ang pinuno ng Israel, ng mga kaloob na umabot sa halagang 4,000 pilak at ipinadala sa Jerusalem upang ihandog na pantubos sa kasalanan. Ginawa ito ni Judas sapagkat naniniwala siya sa muling pagkabuhay ng mga patay, kung hindi magiging kahangalan lamang ang ipanalangin pa ang mga namatay na. Dahil buo ang kanyang paniniwala na ang lahat ng namamatay nananatiling tapat at tatanggap ng dakilang gantimpala, ginawa niya ang paghahandog na iyon upang ang pagkakasala ng mga namatay na ito ay patawarin. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Panginooy nagmamahal at maawain sa tanan. Panginooy nagmamahal at maawain sa tanan. Kay ganda ng kalooban, mahabagin itong Diyos. Kung magalit ay banayad, kung umibig na may lubos. Kung siya ay magparusa, di katumbas ng pagsuway.
di na tayo sinisingil sa nagawang kasalanan. Panginooy, nagmamahal at maawain sa tanan. Kung paano nahahabag ang ama sa anak niya, gayon din siya nahahabag sa may takot sa kanya. Alam niya na alabok yaong ating pinagmulan. Alam niyang babalik din sa alabok kung mamatay. Panginooy, nagmamahal at maawain sa tanan. Ang buhay ng mga tao'y parang damo ang katulad. Sa parang ay lumalago, na animo ay bulaklak. Kapag ito'y nahanginan, nawawala't nalalagas. Nawawala man din ito at hindi na namamalas. Panginooy, nagmamahal at maawain sa tanan. Ngunit ang pag-ibig ng Diyos ay tunay na walang hanggan. Sa sino man na sa kanya'y may takot at pagmamahal. Ang matuwid niyang gawa ay wala ring katapusan. Iyong nagtatamo nito'y ang tapat sa kanyang tipan at tapat na sumusunod sa bigay na kautusan. Panginooy, nagmamahal at maawain sa tanan. Pagbasa mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Roma. Mga kapatid, kung ang Diyos ay panig sa atin, sino ang laban sa atin? Hindi niya ipinagkait ang sarili niyang anak, kundi ibinigay para sa ating lahat. Kung naipagkaloob niya sa atin ang kanyang anak, hindi ba niya ipagkakaloob sa atin ang lahat ng bagay kasama ng kanyang anak? Sino ang maghaharap ng sakdal laban sa mga hinirang ng Diyos? Gayong ang Diyos ang nagpapawalang sala sa kanila. Sino nga ang hahatol ng kaparusahan? Si Kristo Jesus bang nasa kanan ng Diyos? Siya pa nga ang namatay at muling binuhay, at ngayon namamagitan para sa atin. Sino ang makapaghihiwalay sa atin sa pagmamahal ni Kristo? Ang paghihirap ba? Ang kapighatian? Ang pag-uusig? Ang gutom? Ang kahubaran? Ang panganib? O ang tabak? Hindi. Ang lahat ng ito'y kayang-kaya nating pagtagumpayan sa pamamagitan niya na nagmamahal sa atin. Sapagkat natitiyak kong ang kamatayan, ang buhay, ang mga anghel, ang mga pamunuan, ang mga bagay sa kasalukuyan, ang mga bagay na darating, ang mga kapangyarihan, ang kataasan, ang kalaliman, o ang alinmang nilalang ay hindi makapaghihiwalay sa atin sa pag-ibig ng Diyos. Pag-ibig na ipinadama niya sa atin sa pamamagitan ni Kristo Jesus na ating Panginoon. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Magsitayo po ang lahat. Inyo
ang Panginoon. At sumaiyo rin ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, "Huwag kayong mabalisa, manalig kayo sa Diyos at manalig din kayo sa akin. Sa bahay ng aking ama ay maraming silid. Kung hindi gayon, sinabi ko na sana sa inyo at paruroon ako upang ipaghanda ko kayo ng matitirhan. Kapag naroroon na ako at naipaghanda na kayo ng matitirhan, babalik ako at isasama kayo sa kinaroroonan ko. At alam na ninyo ang daan patungo sa pupuntahan ko." Sinabi sa kanya ni Tomas, "Panginoon, hindi po namin alam kung saan kayo pupunta. Paano naming malalaman ang daan?" Sumagot si Jesus, "Ako ang daan, ang katotohanan, at ang buhay. Walang makapupunta sa Ama, kundi sa pamamagitan ko." Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiyo po na po ang lahat. Sa araw na ito, ipinagdiriwang natin sa misang ito ang mga kaluluwa sa purgatorio. Ang tanong, bakit may mga kaluluwa sa purgatorio? Ang dahilan po, may patakaran ang ating Panginoong Diyos. Ang makakapasok lamang sa langit pagkatapos ng kanilang buhay sa lupa, yung mga taong bilang pagmamakal sa Diyos, lubos ang kanilang pagmamakal sa kapwa. At sa kanilang pagmamakal sa kapwa, lagi silang naglilingkod, nagkakawanggawa, nag-aalay kapwa, tumutulong sa mga nangangailangan. Kinakalimutan nila ang sarili para at ang iniisip nila ay ang kapakanan ng iba. Lagi silang mayroong magandang pakikitungo sa kapwa habang nabubuhay sa lupa. Kung ganap silang magmahal ng ganito, kung namatay sila, langit kaagad ang tungo. Pero marami sa mga tao habang nabubuhay sa lupa, hindi lubos, hindi ganap silang nagmamahal ng kapwa. Kapus na kapus sila sa pagmamahal sa kapwa. Sapagkat nagkukulang sila sa pagmamahal sa kapwa,
hindi kaagad sila matanggap sa langit. Pinagbabakasyon sila muna ng Diyos sa purgatorio. At sa purgatorio, tuturuan sila doon magmakal ng kapwa ng lubos. Kung marunong na silang magmakal ng kapwa ng lubos, that is the time tatanggapin na sila sa langit. At sapagkat maraming taong kapos na kapos sa pagmamakal sa kapwa, magtatagal sila ng husto sa purgatorio. Ngayon, para ang kaluluwa sa purgatorio mapaagang umakyat sa langit, umaasa sila sa ating mga panalangin at sakripisyo. Kung ipagdadasal natin sila, gagawa tayo ng sakripisyo para sa kanila, mapapaaga na ang kanilang pagpasok sa langit. Kaya sa araw na ito, happiest moment ng mga kaluluwa sa purgatorio. Sapagkat kung sa araw na ito, may mga magdadasal para sa kanila, makakaalis na sila sa purgatorio at matatanggap na sila sa langit. Kaya, kung ibig po ninyong mapasaya ang mga kaluluwa sa purgatorio, ipagdasal natin sila ng husto, lalong-lalo na sa araw na ito. Kung hindi natin sila ipagdadasal, marami sa kanila ang malulungkot, mabibigo, sapagkat akala nila may magdadasal para sa kanila at matatanggap na sa langit, pero wala pala. Kaya ipagdasal natin ang mga kaluluwa sa purgatorio, lalong-lalo na sa araw na ito. Ano ngayon ang mapapala natin kung ipagdadasal natin ng husto ang mga kaluluwa sa purgatorio? Ang mga kaluluwa sa purgatorio, kung ipinagdasal natin sila at napaakyat na sa langit, mayroon silang malaking utang na loob sa atin. Sapagkat ipinagdasal natin sila at nakapasok sila sa langit, babawi sila. Mula sa langit, ipagdadasal din tayo ng gusto para mapaaga rin ang ating pagpasok sa langit pagkatapos ng ating buhay sa lupa. Kaya huwag natin kalimutan, ipagdasal natin ang mga kaluluwa sa purgatorio. Magsitayo po ang lahat. Minamahal kong mga kapatid, sumasampalataya tayo sa kasamahan ng mga banal. Taglay ang pananampalatayang ito. Tulungan natin ng ating mga panalangin ang lahat ng namayapa, lalo na ang mga nangangailangan ng mga ito. Ang ating tugon, Panginoon, pakinggan mo po ang aming mga panalangin na bunga ng pag-ibig at pananampalataya.
Panginoon, pakinggan mo ang aming mga panalangin, bunga ng pag-ibig at pananampalataya. Ang simbahan naway hindi kailanman malimutan sa lupa, ang simbahang naghihintay para sa kalwalhatiang walang hanggan. Manalangin tayo. Panginoon, pakinggan mo ang aming mga panalangin, bunga ng pag-ibig at pananampalataya. Ang mga taong natatakot harapin ang kamatayan, naway makatagpo ng pag-asa kay Kristong muling nabuhay at sa Kanyang nagpapalinis na pagpapatawad. Manalangin tayo. Panginoon, pakinggan mo ang aming mga panalangin, bunga ng pag-ibig at pananampalataya. Ang mga nagluluksa sa pagkawala ng kanilang mahal sa buhay, naway maglubag ang kalooban sa kanilang pananalangin para sa kaluluwa ng kanilang minamahal. Manalangin tayo. Panginoon, pakinggan mo ang aming mga panalangin, bunga ng pag-ibig at pananampalataya. Ang habag na nahayag sa purgatorio, naway magpatibay sa ating pagtitiwala kay Kristo. Manalangin tayo. Panginoon, pakinggan mo ang aming mga panalangin, bunga ng pag-ibig at pananampalataya. Ang mga kaluluwa ng mga hindi nakakikilala kay Kristo noong sila ay nabubuhay pa, naway pagkalooban ng liwanag at kapayapaan. Manalangin tayo. Panginoon, pakinggan mo ang aming mga panalangin, bunga ng pag-ibig at pananampalataya. Panginoon ng buhay, inikakabilin namin sa iyong pangangalaga ang mga kaluluwa ng mga naghihintay na makabahagi sa maluwalhating muling pagkabuhay ng iyong anak, ang aming manunubos na nabubuhay at nagkakari magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo na po ang lahat. Magsitayo po ang lahat. Manalangin kayo upang ang pag-aakin natin ay kalugdan ng Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, ang aming mga alay ay iyong talugdan upang ang mga pumanaw ay maiakyat sa kaluwalhatian sa piling ng iyong anak
nakaugnay namin ngayon dahil sa kanyang pakikisamang matapat bilang tagapamagitan kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya'y pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Sa gabi ng kamatayan ay pag-asa na sumisilay ang muli niyang pagkabukay na aming kinabukasan. Loob namin ay lumalakas ngayon na aming natitiyak na kamatayan ay lilipas at dito ang aming wakas. Sa sandali ng pagpanaw, ikaw ay aming hantungan. Kami ngayon ay namamatay sa iyo, bukas ay mabubuhay. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami ay nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo, Hosana sa kaitaasan, pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon, Hosana sa kaitaasan, magsiluhod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya, sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin ay maging katawan at dugo ng aming Panginoong Jesucristo. Bago niya pinagtiisang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lakat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ikakandog para sa inyo. Gayon din naman, noong matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan, iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lakad ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo ng bago at walang hanggang tipan, ang aking dugo na ibubukos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan.
Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin. Magsitayo po ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabukay ng iyong anak. Kaya iniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami ay nagpapasalamat dahil kami ay iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaisa ni Francisco na aming Papa, ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid namin na himlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat na pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagdapating kami lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas kaysa ng mahal na Birhing Maria na ina ng Diyos. Nang kabyak na puso niyang si San Jose kaysa ng apostol ni San Juan Bautista at ng lahat na mabanal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng anak na aming Panginoong Heso Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa kanya, ang lakat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sa tagubilin ng mga nakagagaling na utos at turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipakayag natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambakin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa mga nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipakintulot sa tukso at iadya mo kami sa lakat ng masama. Hinikiling namin, Ama, iadya mo kami sa lakat ng masama. Pagkaluuban kami ng kapayapaan sa araw-araw. Iligtas sa kasalanan at ilayo sa lakat ng kapakamakan samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapakayag
ng tagapagligtas namin si Jesucristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo. Ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tungkayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayan tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsiluhod po ang lahat. Ito ang kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayakan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako.
Magsitayo po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, ang mga yumao naway makarating sa iyong tahanan ng mapayapa at maningning. Pakundangan sa ipinagdiriwang naming pagkabuhay ni Hesukristo na naghahari kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Panalangin para sa mga kaluluwa, mga kapatid, ating ipagdasal ang ating mga minamahal na yumao at ang lakat ng mga kaluluwa sa purgatorio. Panginoong naming Diyos, Ama namin, Ikaw po ang dahilan ng aming pagsilam. Sa Iyo galing ang aming hiram na buhay. Buong kababaang loob po kaming nananalangin at kami ay nagmamakaawang kalugdan mo po ang mga kaluluwa ng mga pumanaw na sa mundong ito. Sila naway magkamit ng buhay sa iyong piling. Alisin mo po ang anumang mga karumihan ng kasalanan upang sila ay maging marapat sa iyong walang hanggang kalinisan. Iahon mo sila sa mula sa purgatorio at diyan ng puwang sa iyong kaharian sa langit. Kapayapaan kailanman ang igawad ng may kapal sa mga yumaong nagsipanaw. Sila naway silaya ng iyong ilaw na walang hanggan. Amen. Mapanatag nawa sila sa kapayapaan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. At pagpalain kayong lahat ng makapangyarihang Diyos, Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Tapos na po ang misa. Humayo tayong mapayapa. Salamat sa Diyos. Samba ka namin, pinili.